bakit daw sobrang malaki? Yes po, napakalaki po ang ating income. Ikumpara ko sa aking pensyon as a two-star general, mas malaki pa po ang kita sa YouTube. Gusto kong explain ito para encouragement yung mga nagsisimula. Please subscribe, Kuya Isko Official. Mga babayan at mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Ayan, muli po, Kuya Isko Official po, nandito po muli tayo sa ating channel, no? Ito, may panibagong upload muli tayo sa araw na ito. Ito'y napakagandang pakinggan po dahil ito'y tungkol sa kay General Macanas, no? Kung paano nga ba siya kumita ng malaki dito sa kanyang YouTube channel. Actually po mga kababayan, ay hindi lang po ito sa kanya, no? Kundi para na rin sa lahat ng mga vlogger ito, kasi ito'y paliwanag kung paano nga ba kumikita sa channel ng YouTube. Kaya pakinggan po natin ang paliwanag ni General Macanas dito, no, dahil napakalinaw po ng kanyang paghimay-himay. Bagkus, ito pinaliliwanag naman na rin ng ibang mga vlogger, no, pero iba talaga ang paliwanag ni General Macanas, napakalinaw. Mas maintindihan po natin, at para doon sa may mga katanungan, kung ano nga ba ang aming mga ginagawa dito sa YouTube, bakit nga ba namin ito ginagawa? Ito na yung mga kasagutan. Pero ganun pa man, bago natin ipagpatuloy ang video, mga kaibigan, mga kababayan, muli po, magbabasa muli tayo ng ating mga comment dito sa ating comment section sa ating naunang upload. Ang babasahin nating comment ay comment doon sa kung saan yung about kay Remulya nga na pinagre-resign ng taong bayan, yung ating huling upload. Kaya ito po, babasahin na natin. Ito naman ay comment galing kay Clarita Litran. Ayan, shout out po sa inyo, Clarita Litran. Ang sabi niya po dito, hindi lang bias, gusto talaga nilang talunin si General Gerald Bantag, at niluluto nila na panalo sila. Only the president can stop them. Nasasaktan ang mga taong bayan sa pinagagawa nilang pag-aapi kay General Bantag. Ayan po yung sabi ni Clarita Litran. Kasi nga po yung ating vlog doon sa last upload natin ay ang sabi ni General Macanas doon ay bias nga si Boying or si Secretary Remulya. So ayan po yung isang comment, no, ng ating taga-subaybay dito sa ating mga vlog video. At ito pa, may isa pa tayong babasahin naman dito na isang nag-comment din. The same din po doon sa upload na ito. Ito naman ay galing kay Brent Salam. Ayan, Brent Salam, shoutout po sa inyo. Kumusta po kayo kung nasamang kayo naroon? Ang sabi niya po dito, mga kababayan, kung di siya mag-resign, talagang gustong protektahan ang mga drug lords. Kaya mas magandang taong bayan na ang magpapa-resign sa kanya. People power. Grabe, naghingi na ng people power si Brent Salam, no? Ayan, salamat po sa inyo sa mga nag-comment dyan. At syempre po, mag-comment lang kayo sa ating comment section para po mabasa natin next upload. Kaya gandahan nyo po yung iyong comment para mabasa po natin. So ayan mga kaibigan, no, mga kababayan, ituloy na natin tong video na to. Kasi ako man ay isang vlogger na rin, pero mas naliwanagan ako dito sa mga pinapaliwanag ni General Macanas tungkol dito sa kanyang income. Bakit nga ba napakalaki sa buwan na ito? So ito na yung video, mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon yung income ng ating channel sa YouTube. Maraming nagtatanong sa akin, magkano daw ang income ko? Yung ibang nakakalam, bakit daw sobrang malaki? Yes po, napakalaki po ang ating income. Ikumpara ko sa aking pensyon as a two-star general, mas malaki pa po ang kita sa YouTube. Kaya gusto kong explain ito para una, to give encouragement yung mga nagsisimulang mag-YouTube channel. There is money in YouTube. Basta, kung sa Bisaya, makalahutay. You persevere, hindi biglaan. May apat na rason kung bakit malaki ang kita ng TBSTG channel. Number one, dahil po sa Diyos. Yung napakalaking income na yan, hindi ko sariling gawa. It's the hand of God na magawa. Kasi itong vlogging journey, wala sa plano ko. Ayokong i-expose ang sarili ko sa public kasi yung security ko, wala na. Delikado ang buhay ko. Kaya nung nag-retire ako, wala lang. Tahimik lang ako. Kasi I have to enjoy my retirement. Yung seguridad ko dapat mapangalagaan. Ngayon, naging public na ako. Dahil sa YouTube, delikado po ang aking security. Kaya lang, may purpose pa ang Diyos. Ang purpose niya is, number one, para mag-vlog ako to glorify the name of God. Kaya inuuna ko palagi ang Diyos sa aking vlogging topics. Kagaya itong income na ito,
Diyos po ang nagbigay. So, salapat sa Panginoon. Next na rason din dito is yung kasabihan, basta verse sa Bible. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, eh dapat mapagkatiwalaan din sa mas malaki. Kung hindi daw tayo mapagkatiwalaan sa maliit, eh di hindi tayo bibigyan ng malaki. Ito po ang nakita ko. Depende sa ating puso. Noong una, ang puso ko, there is greediness. Pag may pera, gusto ko akin lang. Ayokong mag-share. Na dumating yung punto sa buhay ko na unti-unti yung greediness, yung love of money nawala, at ang pumalit, yung generosity, yung mapagbigay, yung love of God and the fellow man, yun po ang pumalit sa love of money. So, dumating ang punto sa buhay ko na kailangan ko pa rin ng pera. Kailangan, once na may pera na ko, my desire is just to bless others. Bigay ng bigay, to glorify God. At ito ang nangyayari sa ating channel ngayon sa TVSTG. Yung super laking income, karamihan yan, pinamimigay lang. Dahil alam ng Diyos yung puso ko na pantulong sa kapwa-tao itong income, kaya siya ang gumagawa ng paraan para kikita ang malaki itong YouTube channel nito. Okay, so yun po. Number one is dahil sa Diyos. Pangalawa, dahil sa mga tinatawag ko na SWS. O itong vlog na ito para sa mga SWS, tinawag ko na Social Welfare Subscriber. Bakit? Kasi nagtitiis din sila eh. Social Welfare, tumutulong din. Sa panonood nyo sa mga vlogs, at hindi nyo i-skip yung ads kahit gaano katagal, you are a Social Worker Subscriber. Kasi malaki po ang kita basta hindi ini-skip ang ads. Ang income determined by number of views and the number or length of time na napanood yung ads. Example, nanood kayo sa isang vlog. Pagdating sa ads, ini-skip ka agad. Okay, dahil views na yon, one view, may income siya, napakaliit. Kaya lang kung yung buong ads pinanood ng subscriber, nako, madoble, matriple yung kita ng vlogger na yon kasi napanood yung buong ads. Kasi ang kita ni YouTube galing sa ads ng mga advertiser. So yung kita ni YouTube sa mga ads, binibigyan niya kami ng mga vloggers. Pansinin niyo yung ibang mga channel, may ads sila few seconds or few minutes lang. Sa akin, kakaiba, oras ang bibilangin ng mga ads. May napanood akong ads, nabigla ko, 10 hours. Halos hindi ako makapaniwala. Napansin ko dito sa TVST channel, binabato ni YouTube yung algorithm, mahahaba ang ads. Oras-oras ang binibilang. Kasi nakikita ni YouTube na dito sa channel na ito, maraming mga subscribers na pinapanood yung buong ads kahit ilang oras. So, si YouTube kumikita ng malaki dahil sa aking channel. Kaya, yung algorithm ng YouTube, lahat ng mahabang ads, lahat yung mga ads na nagbabayad ng malaki, ipinapasok niya dito sa TVSTG channel. Kasi may mga social welfare subscribers. So, salamat po, may salute, admiration sa mga SWS. Next, yung content. Ang content ko po is jack of all trades, halo-halo. Dahil sa marami akong content na paiba-iba, bantag, minsan mapunta ko sa Word of God, kakanta, health tips, farming, gardening. So dahil sa marami akong content, marami akong mga interest groups na ma-encourage, na mamunod sa akin dahil sa aking content na paiba-iba. So ano pa? Yung number of videos, importante rin yun. The more videos na ma-upload, the bigger the chances na mapanood ng subscriber yung video. Kaya napansin ko, o mapansin nyo, halos everyday ang dami kong videos na ina-upload. Dalawang kategory ang video ko. Meron akong video na ako mismo ang gumagawa, kagaya ito ngayon. Ako mismo nagsasalita. Opinion ko ba? Experience ko ba? Kanta ko ba? Yon. Kaya lang ako, authorized na ako ngayon ng maraming videos. Parang reward ko kay YouTube. Sa ngayon, ang pinakamarami kong video per day is 16 videos. Noong una, nung nagsisimula ako, any new vlogger, 6 na video lang per day. Ako, ang authorized sa akin, 16 videos. Eh, hindi ko na kaya gagawa ng 16 videos na opinion ko ang nagsasalita. Mauubusan na ako niyan ng laway. Kaya,
Ang ginagawa ko, may mga kursunada kong vlogger. Isineshare ko na lang ang kanilang vlog. Salamat sa mga nanonood sa mga shared videos from other vloggers. Huwag kayong magtaka kung bakit na nag-upload ako ng hindi ko video. Ang purpose ko doon is para kung may manood sa in-upload ko, eh di mas nakakatulong ako. Hindi para sa akin yun. As you watch my original video or uploaded video, nakakatulong na kayo sa mga nangangailangan. Ang ating tinutulungan, mga katutubo, mga Muslim people groups. So, ganun po yun. Ano ba? So, ano ang mensahe ko dito? Mahirap itong aking vlogging journey. Kailang nagtitiis ako. Kasi, una, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Dahil sa vlogging journey ko, nakakashare ako sa gospel, yung magandang balita. Ano yung magandang balita ng Panginoon? ABC. Makasalanan tayo, pumunta ang Panginoong Hesus, namatay sa krus, nabuhay muli para patawarin ang ating kasalanan. Tapos, ang gawin lang ng tao, gawin natin, is isurrender ang ating buhay, commit our lives, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun na po yung ABC. Kung ginawa natin yan, nako, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. We can go back to heaven with God. And then, isa pa, yung treasure. Saan ka mag-ipon ng kayamanan mo? Kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit? Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa dahil ninanakaw yun, nawawala or natataya. Mag-ipon po tayo ng kayamanan in heaven. At itong vlogging journey natin, as we, yung may income tayo, nakakatulong sa mahirap, yun, kayamanan yun sa langit. So, hindi lang ako ang magkakaroon ng kayamanan sa langit. Kahit kayo na nanonood, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads, meron na kayong gantimpala naghihintay po sa langit. Alright, mga kababayan, mga kaibigan, ayan, napakinggan na natin. So, naintindihan nyo po ba yung ibig niyang sabihin or sa kanyang mga sinasabi? Ganito lang po kasimple yun. Talaga, tama po talaga yung mga sinasabi niya. Pareho naman kami, no? Marami kaming ganitong gumagawa na ang content ay halo-halo. Hindi yung isang content lang talaga, halo-halo ang laman ng aming channel. So, ganun pa man ay same din sa akin na kumukuha tayo ng video doon sa mga nakukursunadahan natin na channel. So, ang iba nagagalit at nagkakaroon ng strike. Bagkos, ang dapat po nga dito, no? Hindi tayo mag-strike kasi nga, bakit nga po? Iyan po kasi ay isang promotion din naman yan. Pag iyan kasi ay in-upload mo yung kabilang video, ay parang prinumot mo na rin kasi naman siya. Maliban lang kung binaboy mo yung video niya. So, kailangan mong i-strike talaga yan. Pero kung maganda naman ang pagkaprograma ng video mo na pinalabas sa channel niya, yun po ay good shot po yun dahil yan po ay isang promotion. At sabi nga ni General Macanas ay isa ka na rin sa nakatulong. Yung isa pa pong nabanggit ni General Macanas na kung saan yung pagpapanood na hindi pag-skip ng ads, napaka-importante po nun at totoo po yun. Kaya sa mga hindi nag-skip ng ads sa ating mga viewers din, maraming salamat po sa inyo at sa mga nakasubaybay sa ating mga videong upload. Totoo po yun yung binanggit ni General Macanas. So kaya nga sinasabi nga ng iba, no, lalo sa mga charity vlogger, sinasabi lagi yan na don't skip ads yan kasi mas malaki nga yung income. At idagdag ko lang rin mga kaibigan, mga kababayan, hindi nabanggit ni General Macanas pati yung pag-share ng video po kasi kumpleto po dapat yan, at least ni-like, mag-comment din. Ang pinaka-importante po talaga sa lahat din yung i-share yung ating mga videong upload. I-share sa inyong community sa YouTube din, i-share sa inyong mga Facebook account or i-share sa inyong mga GC o group chat or ano pa man yung grupo na yan. Kaya napakalaking tulong din po niyan. So kami po kasi dito, mga kaibigan, no, mga kababayan, ay katulad nga ni General Macanas at ako, no, Kuya Isko Official, Roy Lipa, din Bal Santos Matubang, yan po yung mga charity vlogger. Yung aming ini-income po dito actually ay tinutulong din po natin sa ating kapwa. Bagkos si Kuya Isko Official po ay hindi pa po talaga umi-income sa mga panahong ito dahil nga po kung titingnan nyo po yung ang last upload ay napakaliliit ng views. So dito lang po tayo medyo umangat ng views. Yung nandito na tayo sa issue kay General Bantag. Kaya maraming salamat sa lahat ng support ni General Bantag at kahit man sino dyan mga nagko-comment dyan, thank you very much sa inyo. So ganun pa man, no, at napakaganda nga ng paliwanag dito ni General Macanas. Marami po tayo ditong nalaman at marami po tayong natutunan. So importante po ang pag-share talaga ng mga videong upload.
At syempre po sa mga nanood na hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. So abangan nyo po dahil sa susunod po magkakaroon po tayo ng charity at pagsahod natin dito itong month na ito na kung saan sasahod tayo dito ay magkakaroon po tayo ng papakain sa ating mga kababayan. Abangan nyo po yung upload na yan. So ganun pa man, katulad ng palagi kong sinasabi, ginagamit din natin yung video ni General Macanas kasi namimili lang tayo ng video doon na po pwede nating magpupulutan ng aral. So syempre lagi kong sinasabi, pakisupport po si General Macanas dahil ito po ay isang promosyon din at ito yung kanyang channel, TV STG channel po. Yan, puntahan nyo. Marami pa po kayong mapapanood dyan sa kanyang mga upload video. So yan po nga, halo-halo po, katulad nyo po natin, no, kung scroll nyo po yung ating video, scroll nyo po yung ating channel, iba't ibang video po ang inyong makikita. So muli, lagi po nating tandaan, laging mag-like, laging mag-share, at syempre mag-subscribe po. Huwag pong kalimutan dahil importante din po yan at wala pong bayad ang pag-subscribe po. At syempre i-click yung notification bell all para ma-update kayo or makalimbang kayo sa ating mga next upload. At syempre huwag kalimutan mag-comment para nga basahin natin sa ating mga next upload. Muli, Kuya Isko Official, nagpapasalamat po sa ating lahat. Nagpapasalamat po sa ating mga viewer at sa mga nag-share, no? At thank you very much din. Mag-comment lang kayo lagi para basahin natin sa ating mga next upload. Ayan, shoutout po sa ating Team Malasakit at sa Team Kalingap. Shoutout po sa inyo sa mga charity vlogger. Shoutout po sa inyo. Yan po mga kababayan, mga kaibigan. Hindi ko na uulitin mga sinasabi ni General Macanas dahil yun na po talaga ang tama. Sa lahat po ng vlogger yon. Lahat po ng kumikita ang vlogger, ganun po ang sistema. Bagkos, hindi po kasi lahat ng vlogger ay nag-charity katulad namin. So, ang iba kasi ay yung mga income nila ay pang sariling income lang talaga. At take note po, hindi po ganun kadali ang gumawa ng channel at hindi po ganun kadali kumita sa YouTube. Sabi nga ni General Macanas ay dapat mahaba yung ating pasyensya at matyaga ka mag-antay dahil ito po ay matagal. So, swerte na kung ikaw po ay mag-viral ka agad at kumita ka agad yung iyong channel. So, ayan po muli, Kuya Isko Official, maraming maraming salamat sa inyo. Sana po ituloy-tuloy niyong suportahan at subaybayan yung ating mga video upload dito kasi ngayon po nakatutok lang ako kay General Macanas dahil nga po ito'y nagugustuhan ko yung kanyang mga sinasabi dito at kanyang mga analysis. Pero abangan nyo po ang iba naman, mayroon tayong mga ibang upload dito na gagawin sa ibang video naman na po pwede natin kapulutan ng aral. Thank you very much po. Muli, Kuya Isko Official, humingi po sa inyo ng suporta. Like and share lang po ng video and subscribe at syempre mas magandang hindi po skip yung ads. Thank you very much po. Mabuhay po ang lahat. Bye-bye.